Kamusta sa lahat ng aking mga tagapakinig? Ngayon ay magbabahagi tayong muli ng isa na namang padalang kwento. Kung bago ka lamang dito ay maaaring mag-subscribe ka muna. Sa muli, ang inyong lingkod, Dan. Magsimula na tayo. Sino ba sa inyo dito ang lumaki sa inyong mga lola? Ang kwento kong ito ay tungkol sa ngayon na yumao ko ng lola. Sa kanya ako lumaki pagkat sanggol pa lang ako ay nawala na ang mga magulang ko. Dulot ng isang aksidente. Kaya't ang lolo at lola ko ang nag-alaga sa akin. Nasa elementarya naman ako nung nawala na rin ang lolo ko dahil sa isang malubhang sakit. Kaya halos wala na rin akong masyadong alaala sa kanya. Sa lola ko ay marami. Nga pala, 50 anyos na po ako ngayon. Pero, teenager lang ako nang masaksihan ng mga kababalagang kalakip ng panggagamot ng lola ko. Opo, isang manggagamot si lola. Ang kakayahan niyang iyon ay minanan niya sa kanyang ama, na isang kilalang manggagamot noon sa lugar namin. Siguro kung may kakilala kayong manggagamot, pamilyar na kayo sa mga orasyon, karga at habak. Nakita kong halos araw-araw ay may pumupunta sa lola ko upang magpagamot. Hinulam, nabati ng engkanto, nabarang at kung ano-ano pa. Pero karamihan sa mga pumupunta doon ay mga inaswang. Hinawaan, nabate, nausog ng aswang, mga ganon. Lalo na noon na hindi pa moderno ang panahon. At mas lagana pa ang tungkol sa kanila. Ganon din sa lugar namin sa isa sa mga bayan dito sa Kabisayaan. Ang isa sa pinakahindi ko makakalimutan ay ang tungkol sa isang kakapanganak lang na sanggol. Mga 10 PM na mahigit noon, nakahiga ako sa kwarto at si Lola naman ay tulog na rin yata noon sa kwarto niya. Gising lang ako dahil kakatapos ko lang asikasuhin ang tawag ng kalikasan. Nagulat na lang ako nang may dalawang boses na tinatawag ang pangalan ng Lola ko. Lola Maring! Lola Maring! Tulungan niyo po kami. Ang anak po ng kapatid ko, hindi na po humihinga. Sigaw pa ng boses sa labas ng bahay. Nang marinig ko yon, agad akong napabalikwas sa higaan ko para sana gisingin ang lola ko. Pero agad ko ring narinig na sumagot ito sa nagtatawag sa labas. Sandali lang, bumalik na kayo at pupuntahan ko kayo dyan. Sagot naman ang lola ko na parang kilala niya ang mga taong yon. Bibihira lang talaga noon na si lola mismo ang pumunta. Dahil madalas ay pumupunta lang sa bahay namin ng mga nagpapagamot sa kanya. Apo, sumama ka sa akin. Tulungan mo ako. Pakibit-bit itong bayong na to. Wika pa ni lola sa akin. Agad ko namang binitbit ang bayong na yon na may lamang mga kagamitan niya sa panggagamot. Nang mga panahong ito, mga nasa 63 o 64 na si Lola, kung tama ang pagkakaalala ko. Pero hindi halatang ganun ang edad niya, pagkat malakas pa ang pangangatawan nito. Panay gulay kasi ang kinakain niya. Nagmamadali siyang puntahan ng bahay ng mga humihingi ng tulong na kabarangay lang din namin. Ako naman ay nakasunod lang sa likuran niya at aaminin kong medyo kinakabahan ako. Nagkakahula ng mga aso sa paligid noon dahil sa pagkabulahaw. Habang naglalakad kami, may sinesenyasan si Lola na parang gusto niyang lumapit sa kanya.
sanay na akong makita yon. At minsan nga ay naririnig ko pang parang may kausap si Lola Maring. Meron kasi itong gabay. Isang kaibigang hindi nakikita ng ordinaryong mga mata na parang katuwang niya sa kanyang panggagamot. Naniniwala ako doon dahil nung bata ako, iniligtas ako noon nang minsang mahulog ako sa puno ng mangga sa likod ng bahay namin. Mataas na sanga ang pinaghulugan ko pero niwala man lang akong galos na parang bago ako bumagsak sa lupa, may sumalo sa akin at inilapag ako ng marahan sa lupa. Maliit pa ako noon pero naaalala ko pa ang sabi ni Lola na tinulungan daw ako ng gabay niya. Kaya kahit ni minsan ay hindi ko pa ito nakikita, naniniwala pa rin ako. Pagdating namin sa bahay ng kabarangay naming yon na humihingi ng tulong, mga siguro ilang minuto lang ang nakalipas. Ang una kong narinig ay ang tunog ng pagagulgol mula sa boses ng babae. Nung pinasok namin ang bahay, mukhang yon ang ina ng sanggol na tinutukoy nila. Ang sabi pa ng ama ng bata, magdadalawang buwan pa lang daw ang batang yon. Nagising na lang daw sila kasi biglang umiiyak ng umiiyak ang bata. Nung sandali raw itong tumahimik ay hindi na raw ito kumikibo. At nung pinulsuhan daw nila, hindi na raw ito humihinga pa. Ayon pa sa kanya, ilang araw na laging umiiyak ang bata. Pagtapak ng mga alas 9 hanggang mga alas 11 ng gabi. Minsan daw ay inaabot pa yon ng madaling araw. Kahit napakalayo ng ospital sa lugar namin, pinatignan na daw nila ang bata pero wala naman daw nakitang sakit dito. Ang napapansin lang daw nila ay ang halos gabi-gabi ng pagtunog ng parang ibong uwak. Pero ang tunog daw nun, parang mula sa napakalaking ibon. At tuwing nangyayari daw yon ay nagsisimula ng umiyak ang sanggol. Sa puno daw ng santol sa likod ng bahay nila, minsan na rin nakita ng tatay ng bata ang isang ibong kulay itim na talaga naman daw na may kalakihan. Napupuyat na rin daw ang tatay sa kakabantay tuwing gabi. Nung hinawakan pa lang ni Lola ang ulo ng bata, nakita ko agad ang galit sa mukha nito. Habang nakaupo sa gilid ng higaan ay napatingala si Lola sa likuran niya. Nagdinginan lang ang mga miyembro ng pamilyang nandun pero kinakausap kasi ni Lola ang kanyang gabay. Hinawakan muli ng Lola ko ang bata sa noon nito. Habang pinapahiran niya ng langis ang katawan nito at taimtim itong nagdadasal. O siguro ay may inuusal na orasyon. May mga alam kasi ang Lola ko na orasyon na Latin. At hindi namin marinig yon masyado pagkat halos pabulong lang ang ginagawang pag-orasyon ng Lola ko. Ilang sandali pa, napansin naming unti-unting bumabalik ang kulay ng balat ng bata. Ang kaninang medyo kulay ubi na ay unti-unting naging mamula-mula. At mapapansing humihinga pa ang bata. Laking pasalamat ng pamilya. Pero ang akala naming ayos na ay hindi pa pala. Pagkat nagsisimula pa lang ang totoong pagbawi sa diwa ng bata. Ayan, napansin nyo na buhay pa ang sanggol. Pero hindi pa natin siya nababawi ng tuluyan sa may gawa nito sa kanya. Isang aswang ang may gawa nito. Kung hindi nyo ako agad tinawag, tuluyan na siguro siyang nakuha. Lilinlangin lang ang mga paningin ninyo at magluluksa kayo at maglilibing ng peking katawan. Siyempre kapag tuluyan na niyang makuha ang katawan ng bata.
Papalitan lang na ng ubod ng saging at kung ano-ano pa. Babalik pa yan dito pero kung gusto nating mabawi ang bata, kailangan nating matunto ng may gawa nito. Hihilingin ko ang sandali muna kayong lumabas ng kwartong ito. Pagpapaliwanag pa ni Lola sa pamilya ng sanggol. Ang sabi kasi ni Lola, maaari daw niya sanang kausapin ang aswang sa pagpapasapi noon sa katawan ng pasyente. Mahirap ipaliwanag pero nagagawa yun ng lola ko sa iba niyang pasyenteng sinusubukang hawaan ng aswang. Bale, pinapasapi niya sa katawan mismo ng nagpapagamot ang taong may gawa noon sa kanya at direkta niyang kinakausap yon. Nasaksihan ko mismo yon na kahit ang boses ng pasyente ay nagbabago kapag ginagawa yon ng lola ko. Ganon din kapag may mga kinukulam o kung ano-ano pa. Pero hindi raw niya yon maaaring gawin sa bata dahil sanggol pa lamang ito. Pinalabas niya ang lahat ng nasa kwarto, maging ako. At ang naririnig lang namin noon ay mga inuusal na orasyon ng lola ko. Ang paraang yon ay upang malaman niya kung sino ang may gawa nun. Pagkat hindi na raw namin hihintayin ang pagbalik noon, kundi kami na mismo ang pupunta para tuluyang mabawi sa kanya ang bata. Isang nakakabinging katahimikan ang sandaling nangibabaw sa loob ng bahay nung oras na tumigil na ang lola ko sa pag-uurasyon. Pigil hininga kaming nagabang sa paglabas nito at sa sasabihin niya. Nung bumukas ang pinto, nakangiti lang ang lola ko na parang alam na niya ang susunod na gagawin. Nangako siya sa pamilya na gagawin niya ang lahat. Aba po, mukhang interesante itong unang pagsama mo sa akin ah. Kilala ko ang isang ito at alam ko na kung saan siya matatagpuan. Pupuntahan natin siya ngayon mismo. At kapag hindi siya pumayag sa gusto nating mangyari, malilintikan siya sa akin. Galit na wika ni Lola Marinko. Nung mga panahong pong ito ay walang huhusga at tatawa sa manggagamot kapag nakarinig ng mga ganito. Dahil karamihan sa mga tao sa barangay namin noon ay talagang naniniwala at ang iba ay nakainkwentro o nakasaksi na mismo. Ayon pa kay Lola noon, nasa Karatig barangay lang daw ang may gawa at kilala daw niya ang ina ng babaeng ito. Dahil doon ay gumawa ng paraan ng tatay ng sanggol na makahiram ng motor na sasakyan namin. Tandang-tanda ko pa na ilang sandali lang ay bumalik itong may dalang habal-habal. Yung ginagamit na pangbiyahe ng ilang kababaryo namin noon nung hindi pa uso ang tricycle. Sigurado po ba kayo dito, Aling Maring? Matanda na po kayo. Nag-aalang ang wika pa ng tatay ng bata. Pero tumangulang ang lola ko at ang sabi niya pa ay hindi naman daw kasi kami pupunta doon upang makipagsuntukan. Kinabahan pa rin ako noon kasi syempre sinama ako ni Lola Maring. Pagdating namin doon sa Karatig Barangay, ipinatigil ni Lola Maring ang motor at bumaba na kami. Ang daan kasi papunta doon sa sinasabi niyang bahay ng aswang, medyo makipot na at masukal. Habang naglalakad kami ay nagsisimula ng mag-orasyon si Lola. Ayon pa sa kanya, kailangan daw niyang gawin yon habang papalapit na kami upang hindi na raw sumubok pa na umalis pa ang aswang na yon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lola ko noon. Pero alam na daw kasi ng aswang na kilala na siya ng lola ko pero ang hindi niya inaasahan ay ang pupuntahan namin siya agad. Wala na siyang oras upang maghanda. Nung tanaw na namin ang bahay, biglang may ibinulong ang lola ko sa palad nito. Sa isip ko noon ay alam kong may kargang orasyon yon. Yun kasi ang parang forte ng lola ko o kung saan siya malakas. Ana,
Alam kong nandyan ka. Tigilan mo na ang anak ng lalaking ito. Pakawalan mo na ng tuluyan ang sanggol. Nais mo bang matulad sa inay mo na pinatay ko ilang taon nang lumipas? Nung ilang ulit niyang subukang aswangin at hawaan ang isa sa mga ginamot ko. Sige, mamili ka. Pakakawalan mo ang bata o papatayin kita ngayon. Hindi ko na kailangan gumamit ng armas sa'yo. Bata ka pa. Wala ka pang alam. Sigaw pa ng lola ko. Habang sinasabi yun ng lola ko ay nanginginig na po ang tuhod ko. At ang buhok ko sa ulo ay nagsisitayuan. Nung nagmamatigas pa rin ang tao sa loob ng kubo ay ipinagpatuloy ng lola ko ang pag-usal niya ng orasyon. At inilabas niya ang kanyang habak. Doon na sumigaw ang aswang sa loob ng kubo dahil sa labis na sakit. Sa boses palang puno ay halatang labis itong nasasaktan. Bumukas ang pinto ng kubo at doon ay nakaluhod at namimilipit sa sakit ang isang babaeng. Sa tingin ko noon ay nasa mga lagpas 30 anyos pa lang. Napakagulo ng buhok nito at nakalabas ang mga pangil nito kahit labis itong nasasaktan. Oo na, ginawa ko na. Umalis na kayo dito. Pinakawalan ko na. Tama na. Tama na. At sa pagkakataong yun ay tumigil na nga ang lola ko. Siguraduhin mong sa pagbalik namin doon ay maayos na ang bata. At wag na wag mong gagambalain pa ang pamilyang ito. Kung hindi, alam mo na ang gagawin ko sa'yo. Huwag mong gagayahin ang inay mo. Sigaw pa sa kanya ni Lola Maring. Oo na. Sige na. Nanghihinang sigaw ng babaeng aswang. Pagkatapos nun ay bumalik na nga kami. Pagkadating lang namin ay iyak na ang bata pagkat nagising na ito. Pinuntahan siya ni Lola Maring at binasbasan. Proteksyon daw sa kahit sinong aswang. Dahil doon ay agad namang tumahan ang bata. Hanggang dito na lamang po muna. Abangan po ninyo ang iba ko pang kwento. Nilo nga pala ng Visayas.